Hello guys, welcome po sa ating channel. Simula po ngayon guys, ang mga mapapanood nyo po na video dito ay tungkol po sa ating pagninegosyo ng fried chicken. I-share ko po sa inyo ngayon kung paano magka-cut at saka mga cuttings ng binibinta namin fried chicken. Ito po ay whole fried chicken. Binibinta namin ng buo. Ito po ay nagtitimbang na 1.2. So guys, sana subaybayan nyo po ang aking video para i-share ko po sa inyo mga timpla, mga luto, kung paano po makakagawa ng masarap at crispy at juicy fried chicken. Yan guys, kailangan na natin linisin ang manok. Tatanggalin po natin ang kanilang baga ng manok kasi yan po yung malansa sa manok. Imamarinate natin siya ng 24 hours. So ang cut natin ngayon para bukas po na paninda natin. So ngayon, magka-cut naman tayo ng apat na hiwa itong buong isang manok. Ayan, ang bilis lang gagawin. So binibinta ko naman ito ng 70 to 75 pesos. Pag medyo malaki ang manok, wala tayong makuha na ng maliit, 80. Kasi malaking sizes po ito eh. So kung sa tubo naman dito, hindi po talaga tayo nagpapatong ng malaki sa manok kasi gusto natin na mas madali siyang maibinta. Madali lang po gawin ito guys. Kailangan po kasi talaga pag nagtitinda ka, ano yung nasimulan mo, yun din yung po yung cut na. Kasi hanap-hanapin ang customer. Once nagustuhan nila yung sizes, yung laki ng manok, kayong lasa nagugustuhan nila, hanapin pa rin nila yan. Kaya nga continuous lang, gawin nyo lang po yung mga ano yung nakasanayan nyo sa pwesto nyo. Kasi sa akin kasi, may tag 25, 35, mayroon akong tag 75, mayroon ako yung buong isang manok. Ito'y apat na piraso. Yan ay tag 75 ang tinda natin. Hiwalay na yung leeg, so parang ang leeg yan, bonus na natin yan. Ang leeg sa tag 10, so may 20 pesos din yan. Madali na naman siya ibinta, hindi siya mahirap ibinta ang fried chicken, basta masarap lang. So ngayon, magka-cut na po tayo ng 8 piraso sa isang buong manok. So ang tinda ko naman nito guys ay 35 to 40, depende po sa sizes ng mga manok, pero pinakamababa na po yung 35 kasi malalaking manok po yung aking piniprito, 1.2, lagpas po lahat ng 1 kilo. Kasi mahirap po maghanap ng maliit. Maghanap ka man ng maliit, hindi po talaga siya permanente. Kaya bibihira lang po talaga. So, yung liig na yan, alisin natin yan, tatahatiin na lang din. At 10 piso din yan, bawat isa. And guys, makikita nyo, napakadali lang pong gawin ito. Sana guys, masubaybayan nyo po ang ating pag-negosyo kasi medyo busy talaga tayo ngayon, kaya ito na po yung mga content natin dito. Marami po tayong matutunan dito guys. At saka ito pa lang po yung simula. Lahat po yan, i-share ko po sa inyo kung paano po tayo magbibinta ng manok, niluluto natin ang manok, temperature, lahat. Iyan po, i-share po natin sa inyo guys. So, kaya sana'y masubaybayan at makasubscribe na po kayo dito sa ating channel. Ito po ay 8 piraso, pero hindi po kasama dito ang leeg. Kasi ang leeg, tag-10 lang po yan. Parang bonus na po sa atin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 siyang hiwa. Malalaki yan, kaya hindi po talaga lugi yung mga bumibili niyan. Kumbaga may choice silang mamili. So ngayon, ang cut na po natin ngayon, ito yung tag 25.
So sa isang manok, hiwain po natin siya ng 13 piraso guys. So hindi pa rin kasama doon ang leeg. So ang nabili natin medyo malaki, wala po siyang leeg kasi pinutol po siya para hindi po siya lalagpas doon sa ating maximum weight standard. Napakadali na ninyo guys ngayon. Yan, ganyanin mo lang para makakuha ka sa kabilang side. Na isasama mo rin sa kabilang side para siya makakompleto yung pitong hiwa. So gaya ng ginagawa guys, linisin nyo talagang mabuti ang manok kasi nga possible talaga na mas lalo na pag hindi siya hindi mo siya ipifreezer, talagang maano yung manok, mangangamoy ang manok. Sayang naman, bagong patay ang manok tapos mangangamoy lang. Yan guys, yan, tag 25 na po yan. Hindi na po logi si customer dyan at malalaki po ng ating mga manok. Paano hihiwain yung manok sa pito? Pitso yan. Pantay-pantay po yun, laki yan guys. Mag-iiwan lang tayo ng kaunti na pitso para isasama natin doon sa kabila. Madali lang po itong gawin. Basta manonood ng videos natin na marami tayo mapupulutan ng aral. Sana guys, makasubscribe po tayo dito. I-share po namin sa inyo lahat. Yan. So yung thigh part tsaka yung hita, yan po talagang masarap na parte ng manok. Kaya yun po yun lagi hinahanap. Pero yung mga iba naman, pitso. Kasi masarap naman pagkatimpla natin yung manok eh. Kaya kahit anong parte dyan at ang gravy natin, napakasarap yung gravy natin. Eh wala po talagang ano, walang tapon. Ayan guys, 30 na hiwa yan. Pantay-pantay ang laki. So kung mayroong maliit niyan guys, siguro bibira lang yung patsamba na hiwa.